Praise the Lord. Amen. Kanya-kanya tayong ngiti ah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kumusta po ang isang linggo po natin? Okay lang. Amen. So, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon mga kapatid dahil po napakabuti ang Diyos. Amen. Amen. Ito, hindi pa rin daan. Wala nang corona. Meron pa bang corona? Wala na. Wala na. Wala na. Amen. Sino ba nasubukang nag-positive dito? Amen. Ah? Nasubukan nyo lahat nag-positive? No. Ah? Sino yung hindi pa nakasubok? Amen. Two times na. One time. Ha? Ako lang ata ang hindi nakaranas. Ayun si ate, ayun si kuya, ayun. Meron pa rin, amen. Napakabuti talaga ng Panginoon, no? Although, sa buong mundo, nakita niyo naman yung sitwasyon ng corona na ito, maraming naubusan ng buhay, no? Na maraming nalagutan ng buhay dahil sa corona. Tignan niyo yung sound ko ngayon, dumadami na naman, no? Hindi natin alam. But we thank God because the presence of God is more than enough to protect us. Amen. Maraming mga nagka-COVID na kapatiran, but still, the presence of God, the protection of God is there. Amen. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Let us pray. Lord, once again, we thank you for this wonderful day that you've given unto us, O God. Hallelujah. Lord, because we are here in this worship hall to worship your name, O God. Thank you even for your presence na naramdaman po namin, Panginoon. Mula pa po nung kami ay umupo, naramdaman na po namin ang init ng iyong presensya, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya po nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil napakadakila, napakabuti mo pong Diyos at hindi ka po nagkukulang sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, ang inyong pong lingkod ay tatayo para magbahagi ng iyong mga salita. Lord, lagi po kong sinasabi na wala po akong kakayahan. Wala po akong karunungan kung wala ka sa aking buhay. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, ako po'y muling hihirang ng karunungan at kaalaman sa inyo, Panginoon, nang sa ganon, madali po pong may papaliwanag ang iyong mga salita, Panginoon. And whatever be the words, O God, or your message na gusto mo pong iparating sa kalagitnaan ng bawat isa, sana po mangusap ka sa puso ng bawat isa. Lord, buksan mo po ang spiritual na pandinig ng bawat isa. Nang sa ganun, madali nilang maintindihan ang iyong mga salita. And whatever be the work of the enemy, to distract their focus, O God, to hear your words, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, wala pong lalabas sa worship hall na ito na hindi po makakamit ang pagpapalad hinanda mo sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Lord, ito po ang aming isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Hallelujah! Ano na po yung tapos na topic natin? Love. Ano, tapos na yung love. Naglalablaban na ba tayo? O nag-aaway-aaway pa rin, paminsan-minsan. No? Tapos na po tayo yung love. Naintindihan po natin yung love na pinag-aralan po natin. Tatlo lamang po yung binigay ko na categories ng love, no? Although may limang kategory ang love, pero nag-direct na po ako sa point na tatlong klase lang na love ang binigay ko sa inyo. Amen. Ang unang love, ano ba yun? Maganda ba yung Eros love? Hindi. Sigurado kayo? Worldly. Worldly, ha? Worldly. Eh, yung Phileo love, maganda ba yun? Difference. Maganda na rin. Kaya lang. Maganda na rin yung Phileo kasi maganda rin ng konti. May pagmamahal na rin, kaya lang, may traiduran pa rin, no? May mga chismisan pa rin doon. Pero yung pangatlong na pag-aralan natin is the agape. Yung agape, yun ang pinaka-the best, no? Yung magtutulungan, magmamahalan, walang ingitan, walang yung kapag tumulong ka, walang kapalit. Yun yung love na maganda. Mamahalin mo yung isang tao na kahit sino pa siya. Kahit hindi mo kakilala, kahit hindi mo kaibigan. Yun, diba? Na kapag tumulong ka, wala kang hinihinging kapalit. So, ang pag-aaralan po naman natin, bago po ako kasi ang topic na isusunod ko sana is unity. Pero gusto ko munang tignan ang tinatawag nilang disunity. So, ang topic po naman natin yung sumagong ito is disunity in the church. Bago ko po ipasok yung topic na unity. So, disunity. Pag sinabi niyo bang disunity, ano yung napupunta sa isipan niyo? Unang pagkakaisip. Ha? Loko.
Ano po sa Tagalog yung disunity? Walang pagkakaisa. Kanya-kanya ng agenda. O, diba? Maganda ang sinasabi ni Bibim, unity team, you know? Unity team. Pero hindi pa ako nagkakampanya. Ito ako lang yung salita niya, unity team. No? Pero, disunity, walang pagkakaisa. Ayan. May pagkakaisa po ba tayo? Amen. Amen. So, our topic today is disunity in the church. Then, our team today, it goes like this. Two things that causes disunity in the church. Although, marami pong bagay na, ano ba yun? Marami pong bagay na nag-focus ng disunity in the church. Pero magbibigay lang po ako ng napaka-importanting dalawang bagay na nag-focus kung bakit nahahati, nagkakaroon ng division ng church. Sino makakaalam ng dalawang bagay na to? Dahil sa? Ano? Hindi, oh. Baka may mga alam kayo. At least, ayaw, hindi tayo pag-run. Kasi kung pag alam nyo na, at least, naiintindihan nila. Ego. Jealous. Sige, sabihin nyo na lahat. Mga party po yan. Kasi kapag alam nyo na, hindi na tayo mahahati. Ha? Meron na tayong pagkakaisa dahil alam nyo na eh. Yung mga causes eh, no? Pero dalawang importanteng bagay lang ang ibibigay ko sa umagang ito para po sa para maiwasan po natin yung para maintindihan po natin kung bakit nagkakahiwa-hiwalay at nagkaroon ng hindi magandang relasyon ng bawat isa. Alam niyo po ba nowadays, our present days, maraming church na nahahati? Ha? Although kung pag-aaralan po natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa Corinthians, anong sinabi niya doon? Bakit nagkakaroon ng post ng division? Ang church? Bakit na nagkakahiwa-hiwalay ang church sa 1 Corinthians? Yung iba, kay Apollos ako. Yung iba, di ba? Kita niyo doon, di ba? Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila sa Corinthians believers, sabi niya, hindi niyo ba naiintindihan na iba yung nagdidilig, iba rin yung nagtatanim, pero iisa lang yung kanilang hangarin para mapalago ang kanilang tanim. Di ba? Pero kanyang-kanya sila ng trabaho. Amen. Oh. Amen. So, dalawang bagay na nagpo-cause ng disunity sa church para hindi po tayo magtagal. Pag sinabi po kasi natin, disunity is a disagreement and conflict within the group. Sabi po ni Oxford Dictionary, disagreement and conflict within the group. May hindi pagkakaunawan, may conflict. Bakit nagkakaroon ng conflict? Ha? Hinggit. Bakit nagkakaroon ng conflict? Karamihan kung bakit nagkakaroon ng conflict, man tayo, hindi na tayo mga bata, hindi tayo palihinigoy, no? Dahil minsan may kanya-kanya tayong mga ugali. Hindi lang yung may kanya-kanya tayong ugali. Yung iba, ayaw patalo. Yung iba, gusto siya lagi ang bida. Ha? Gusto, kulang sa pansin. Sino po doon kulang sa pansin? Pag hindi na pansin ni pastor, nagtatampo. Pag hindi nasingkan ni sister, iniwasan ako ni sister, hindi naman lang ako sinikan, di ba? Mga kanba na hindi naman nila, bakit pag hindi ka pinas, hindi ko magpapansin? Hello? Di ba? Sister, dinaanan mo ako ah, kumusta? O di ba? Hindi ko kapagdadaanan ka, hindi ka napansin, baka naman na nalito talaga si sister o si brother, eh ikaw na magpapansin. Hindi yung nandun ka na sa gilid na nagmumukmuk. Doon nag-uumpisa yung mga tinatawag na conflict or disagreement, no? Kaya kapag ikaw yung taong gano'n, tanggalin mo na. Kristiyano ka na eh. Ang Kristiyano lagi nagpapapansin. Ha? Ano? Amen! Papansin kay Lord. Hindi ka papansin sa ako, di ba? Magpapansin ka kay Lord, no? Eh, kasi yung ginagawa mo naman, para naman kay Lord yun eh. Kumusta? Kumusta ka naman mo, di ba? Kumusta mo? Kung hindi ka kinukumusta, ikaw na yung magkumusta. Hindi yung magmumukmuk ka, isipin mo na lang na kung hindi, ayaw ako ni pastong. Ayaw ako ni sister. Iniiwasan ako ni sister. Hindi. Minsan may mga ganong simpleng bagay na nami-misunderstanding natin.
Amen. Disagreement and conflict. Amen. So in 1 Corinthians chapter 1 verse 10, ito sana yung pagandang apil sa bawat isa. I appeal to you brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Ito po yung appeal ni Apostle Paul sa Corinthians na dapat tayong mga mananampalataya, kasi ito yung appeal niya sa Corinthians believers, dahil na nakita niyang may division, wala na silang pagkakaisa. Kaya ang appeal niya, sabi niya, dapat mayroon silang united sila, may pagkakaisa sila. Ang pangit sa isang church, kasi ang topic po kasi natin, disunity in the church, kahit sa isang grupo na kapag walang pagkakaisa, di ba? Ang pangit, pag may kanya-kanyang agenda, tatlo sila to, dalawa sila to, may matatapos ba tayong gawain? Kasi kapag nag-present itong isa, kukontra yung isa, kasi may agenda rin eh. Walang matatapos na gawain, wala rin matatapos na sa ministry ng Panginoon. Bakit? May mga hadlang. Pero kung may pagkakaisa, nag-agree tayo sa mga gawain natin, mas malawag ang mga marating natin, no? Tayo na lang mag-share dyan. Kaya lang naman eh. Kaya na lang mag-Bible study dyan. Walang pagkakaisa, di ba? O may pa tayo ngayon, may evangelism tayo. May ka-group ka naman, may ka-group. Sila na lang, patalang tayo. Sila naman ang magkakasundo eh. O, di ba? So, ang pangit pag walang pagkakaisa. No? Ang problema, yung iba nakakapuisyon pa sa iba. O, di ba? Eh, mapapag-aralan po natin yan. Ito po yung appeal ni Apostol Pablo sa Corinthian Church na sana magkaisa rin sila. Then, nagkaroon sila ng devotion. May kanya-kanya na silang sinusundan. No? Eh, ay, sinasabi ko ito mga kapatid, hindi lamang po yung normal na marami na po tayong nababalitan na marami ng church na na-split. Ha? Gusto niya rin bang ma-split tayo? Parang ganun lang yun eh. Maging practical tayo, di ba? Maging one na tayo yung diritsahan. Dahil ang pangit kapag ang church ay na-split, bakit sila na-split? Bakit yung pastor na punta? Bakit ba yung member na punta? Ganun. Parang kung titignan po natin, ang pinag-uusapan po natin ay ang pagtanggap natin sa Panginoong Hesus Kristo ang ating pananampalataya, din bakit nagkaroon ng ganun? Ay kasi yung isa ganito, yung isa naman ganito. Ang pangit, no? Walang pagkakaisa. Uunahan na natin yung trabaho ng kaaway. Kung bakit ko sinasabi ito, para kung dumating man yung panahon, that in the future, magkakaroon tayo ng kunting problema, magkakaroon tayo ng mga malilit na conflict, tayo natin pag-usapan. Amen. Dahil kapag hindi ko sinabi ito, nako, hindi kasi nasabi ni Pastor kung ano yung tinatawag na disunity. No? E ngayon, ganito pala. O, ito. Sabi na natin. Si Kuya. Ang una, lack of communication. Bakit nagkakaroon ng disunity? Lack of communication. Walang magandang komunikasyon. Dahil yung isa, dahil sa nahihiyang makipag-usap pag may kunting alitan. Diba? Minsan kapag hindi ka napansin, may kunting nagkabanggaan kayo sa idea, ngayon, sa susunod na Sabado, pag, pana, oh, I love you with the love of the Lord, wala na, nakishikans na, hindi na tinitignan. Love you lang. Yung iba nakikita, dumadaan sa kabila, si sister, nagipagsikans sa kabila, ililiis na siya. Kasi nagkaroon na siya ng kunting, pakiramdam na hindi maganda. Wala nang magandang communication, no? Alam niyo mo ba na kapag ang communication ay nasira sa relasyon ng isang tao, minsan ang hirap ibalik. May pride tayo na nahihiya, o hindi ko alam. Niyo po ba alam na ito yung pinag-uumpisahan o pinag-uugatan minsan na hindi maayos ang problema kapag mahiya ka sa sarili mo pag ipagbate. Di ba? Bakit ka nahiya? Ikaw ba yung may sala? O yung iba naman, naku, puwerte ka na naman, pasto. Ayaw po talaga siyang makasalubong. Kaya minsan pag nakasalubong mo, naglalakad ka sa amdan, nakita mo si sister, yung business sister mo, iahay mo, hihilo mo, pag-umusap. Hindi na, naku, si sister ko na. Padaangin ko muna. Diba? Diba dapat, ang sabi ng mga Kristiyano ay nagmamahalan. Di ba?
May pagkakaisa. Pero kung ganun, hindi lang maganda yun. No? Lack of communication. Ang communication is the imparting or exchanging of information by speaking, writing, or using some other information. Itong tinatawag na imparting or exchanging of information. Baka mali naman kasi yung ibang information na dinarating mo, binibigay mo sa iba. Ha? Oh yan. Popular sa inyo si Marites. Di ba? Kapag nagtaro na ng Marites sa church, sasabihin ko sa inyo, guguho ang church. Ha? Walang Marites po dito. Ano, Marisol lang? Kasi si Marites, mga kapatid, nato. Si Marites, marami ng sinirang relasyon. Si Marites, marami ng pinaghiwalay. Kaya nagkakaroon ng walang forever. Kaya kapag nagkaroon, kapag may narinig kayong Marites, ganito lang ang sasabihin nyo. Naririnig ka ni Lord. Ha? Naririnig ka ni Lord. Imparting or exchanging of information. Itong pinakamahirap eh. Itong information eh. Kasi minsan, may dagdag bawas daw. Nakita niya, pero mo uling lang, pero nung pininta niya, malaking apoy na. No? Writing, yeah, texting, no? Inboxing. Ano yung inboxing? Piliin mo ako, sis. Sino dito mahilig na, piliin mo na lang ako, sis. Pag nandun sa group, bigla magsasabi lang na, sis, piliin. Mga kapatid, kaya ako sinasabi ito, okay lang kung nag-piliin ka, maganda ang sinasabi mo. Nakakatulong. Yes. Nakaka-encourage. Pero kung pinagpipiiman nyo ay mga maling bagay, sabi nga nila, yung hindi namin nakikita, nakikita ng Diyos. No? Napakaitik na ngayon. Si Marites, napakaitik na ngayon. Hindi nyo po alam? Lata, wala na nakakakita kay Marites ngayon. Unidentify na ngayon si Marites. Minsan nga, sa church, hindi mo nakikita kung nakahawak ng cellphone, no? Nandun sa harap, nandun sa likod, di ba? Triangle, nag-uusap pala, no? Ha? Malalaman mo ba? Naku, yung present worship na, yung present worship natin, hindi maintindihan yung kanta. Sin. Nag-i-estimo ni. Buti ako na lang sana. Ikaw na lang. Di ba? Alam niyo kung bakit sinasabi ko ito, baka mangyari ito bala sa susunod, sa hinarap, hindi man dito, pag-uwi niyo sa mga churches niyo, kayo yung susunod po sa kanila. Amen? Pag sinintan ka ng ganon, mali ang tagsang, mali ang kapatid. Di ba? Ayaw ni Lord yung mga ganyang bagay. Hallelujah. Hey, Kuya. Ephesians chapter 4, verse 29, New Living Translation, ang sabi niya, don't use foul or abusive language. Let everything you see be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. Minsan kasi mga kapatid, foul or abusive language. Pag may kagalit ka sa church, gumagamit ka ng foul words. Ha? Ha? Bakit sinabing foul? Kasi bawal, maling salita. Diba? Si sister, di ba? Oh my God. Kasi sabi ko, this unity, may mga kanya-kanyang topic, may kanya-kanyang group na, ito si sister na ito. Oh, napakapakialam niya talaga. Nakikita niya lahat ng ginagawa ko. Makasilip din ako ng butas, ah. Di ba? May kapiling ka pala, eh, no? O oh, sige, hanapan din natin ng butas. Ganyan talaga yung sister na yan. Naku! Ayun na, dalawa na sila. No? At wag na wag po kayong gagamit ng mga foul
or abusive language. Kasi sa Greek word niyan, mga kapatid, kung titignan niyo sa Greek word niyan, ang nakalagay doon is rotten words, nabubulok na salita. Yung ginamit ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 29. Nabubulok na salita o nabubulok na inalintulad niya sa nabubulok na bagay. Dapat ang lumalabas sa bibig niyo hindi po yung nabubulok. Ha? Dahil kapag nabubulok yung lumalabas sa bibig mo, mabaho. Dahil kapag mabaho yung lumalabas sa bibig mo, nakakasira sa ibang tao. At kapag nakakasira ito sa ibang tao, yan ay tinatawag na foul or abusive sa ibang tao. Amen. Kaya sabi ni Apostle Paul, dapat ang lumalabas sa bibig po natin, good and helpful, so that your words will be an encouragement. No? So si Maritis pala, delikado siya kay Lord. Ha? Ang taong Maritis pala, delikado siya kay Lord. Baka mapalo yung buwanga mo. Ha? Kasi ang sabi dito, kailangan ang lumabas sa bibig po natin ay good, helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear you. No? Napakapangit sa isang Kristiyano na kapag ang lumalabas sa bibig mo ay mga nabubulok na salita. Dahil kapag yung katabi mo ay hindi Kristiyano, nakakahiyak ka. Di ba? Nakakahiyak ka. Yung kapitbahay mo, kasama mo sa ano ba yun? Sa kwarto mo, hindi Kristiyano, pero kapag nagsasalita ka, ikaw yung tinitignan. Kung pinapakinggan yun yung salita mo. Kaya, Pastor, ang hirap din pala maging Kristiyano. Napakasimple lang kung maging Kristiyano. Basta kapag sinabing hindi maganda at bawal sa salita ng Panginoon, huwag mo lang gagawin. Masakit ba yun? Mahirap ang gawin yun? Kasi minsan, Pastor, makati talaga rin yung dila ko paminsan-minsan eh. E di kamutin mo ng salita ni Lord. Tignan ko lang kung hindi yan masunog. No? Kung hindi yan manlamig. Kaya, marami pong conflict at marami pong nagkakaroon po ng disunity sa isang church, mga kapatid, because lack of communication. Iba ito yung nagagamit po natin. No? Paninira. Pangit po yung paninira. Ako, by experience, marami na. No? Sa likod-likuran, pinagkikismisan. Okay lang, pagkismisan mo ako. Andyan naman si Lord, isa naman ang mag-judge, hindi naman ang tao. Ha? Let God judge us. Not, ang tao, kaya kang i-judge talaga na. Pero ang Diyos. Di ba? Experience ko na yan. Kwentuhan mo ako sa likod-likuran. Okay lang yan. Kasi, hindi naman kayong mag-judge sa akin, si Lord. No? Kaya, mga kapatid, para po walang magkaroon, hindi po magkaroon ng disunity ang isang church, kailangan po may maayos at magandang pakikitungo sa pakipag-usap. No? Kaya nga, pag may problema, dapat napapag-usapan, di ba? Yung iba, ayaw magkipag-usap eh. Ibig sabihin, ayaw magkipag-kasundo. O sister, di ba? Ano ba sa Matthew chapter 18? Yun pinakadabis na principle eh, para maayos yung problema, di ba? Para, di ba? Yung sa Matthew chapter 18, yun ang pinakadabis na principle para maayos ang problema. Sabi niya, kung may problema ka, huwag mong ipos sa social media. Di ba? In advance ko lang. Di ba? If you have problem with me, sabi niya, tawagan mo ako, mag-usap tayo dalawa. And if I have problem with you, I go with you. Huwag mong tumawag ng kaibigan mo, huwag kang mag-PM sa kaibigan mo. Kasi ganun tayo minsan. Kapag may problema ka sa isang tao, ipipim mo sa ibang tao. Sino nakasubok nun? To be honest. Okay. Diba? Nakapag may problema ka, ang ipipiin mo, yung hindi naman yun ang may problema sa'yo, doon ka magsusumbong, doon ka magsasabi. O diba? Kapag may problema ka sa isang tao, direct to that person. O sister, mag-Starbucks muna tayo ngayon. Social naman yun. Diba? O magtinga muna tayo, sister. Tao, sabi mo, pag may problema ka. Yung iba kasi iba eh. Pag may problema, sasabihin sa kapitbahay, sasabihin sa kaibigan, sasabihin sa kung siya malapit. Kawawa naman yung isa. Hindi maayos ang problema, no? At ang sabi sa Matthew chapter 18, mga kapatid, kapag may problema ka sa isang tao, sabi niya, kausapin mo. At kapag hindi mo siya nawin ang sabi niya, hindi. Magsama ka na?
isa o dalawa sa church, di ba? At kapag hindi mo pa rin, isama mo ang elders. At kapag hindi mo pa rin nawin, sabi niya, the whole congregation. At kapag hindi pa rin naayos, anong sabi niya, Apostol Pablo? Bigay mo kang Satanas. Hindi ko sinabi ni Bingi kay Satanas, ha? No? Pero totoo yung sinabi ni nanay. Sa sinulat na Apostol Pablo, ang sabi niya, kapag hindi naayos, sabi niya, hand him to, sa English, sabi niya, to Satan. Hindi naman ibig sabihin na, itulak mo kay Satanas. Ang ibig sabihin nun, pabayaan mo na maka-experience ng hindi maganda, at kapag naka-experience ng hindi maganda, doon niya maalala na, yung kamalian na gawa niya. Kasi consequences, direct you na maalala mo yung ginawa mong hindi maganda. Sino nagkamali? At kapag may consequence, sabi mo, naku, do sorry Lord, kasi may consequence to siguro ng ginawa ko. Di ba? Misa may ganun tayong mga naiisip kapag Kristiyano na po tayo. So, mga kapatid, don't use foul or abusive words. Ito po yung isang makakasira sa pagkakaisa. Kapag nagsalita ka ng hindi maganda at hindi niya nagustuhan, hindi na kayo mag-usap ng maayos. Dito nagkakaroon ng paghihiwalay. Abusive words. Minsan nga, kahit konting salita lang nasabi mo kay sister na, alam mo naman si sister, medyo ano ba yun? Sensitive mo rin. Maramdamin. Kapag konting salita lang na, nagpa-practice kayo, may nasabi ka ng konti, kinitim-tim niya pala. Kasi may pagka-maramdamin din siya. Tapos, hindi na magpapaanap, wala na. Nung magkakapi na kayo, nasaan si sister? Dito yung kapi niya. Lumabas daw, pastor. Ay, hindi ko lang sinasabi niya ito. Mangyayari. Baka mangyayari ang galon. No? Inuunahan na natin. Huwag kayong maging maramdamin. Kapag nasaktan kayo, kausapin mo yung tao nakapasakit sa'yo. Amen? Kasi minsan, may tinatawag na accidenting nasasabi yung mga bagay na mali naman sa pandinig ng isa. Di ba? Walang intensyon. Pero, nasaktan yung isa. May mga ganong instances eh. Kaya dapat tayo naman maging Kristiyano, dapat maging kwan tayo eh. Maging yung wisdom natin, kailangan lagi po nating iwat sa sarili natin na, naku na, parang nasaktan ako dun ah. Pagkatapos ng practice sister ah. Diba? Paganda naman yun, diba? Pagkatapos ng practice sister ah. Oh, alika dito, sister. Di ba? Tabihan mo. Nasaktan ako kanina sa sinabi mo. Parang nalulungo ako eh. Pero at least nasabi ko na sa'yo. E di sabihin, baka sabihin naman sa'yo, wala naman akong intensyon. Nasabi ko lang siguro ng gano'n. Di ba? At least naluwan agad ka. Hindi yung nakikimkim ka kapag nasa church na. Okay, nakikipag-shikans ka, pakitang tao na lang. Nakikipag-plastikan ka na lang. Di ba? At kapag ito ay nabutasan at may nagsabi sa iyo kay sister na ganun din ang naranasan niya, na yan, magkakampihan na kayong dalawa ngayon. Ako nga rin eh, nasaktan ako niyan eh. Di ba? Kaya nga ako, hindi ko nataan pinapansin eh. Kaya pag nandun kami sa church, ay, okay lang, pinasisikansan ko naman. Kaya nag-uumpisa. Di ba? Kaya mga kapatid, no? Kailangan natin iwan sa lahat. Kasi ang bahay, no? Sige kuya. Oh, mayroon tayong kasabihan. Lies spread faster than? Totoo ba to? Yes. Oh yan, alam na alam nyo. Di ba? Alam na alam nyo. Ibig sabihin, may katotohanan. No? Lies spread faster than the truth? Kaya kapag lack of communication talaga, dito nag-uugat para po magkawata-wata. Kaya napakaganda na malaman po natin ang mga maliliit na bagay na to para in the future. Ay, sinabi na to ni Pastor sa amin. Oh, sige, alika dito sister. Nasabi na ni Pastor noon na kapag nasaktan ako, kakausapin kita. Totoo! Diba? Totoo yun! Gawin mo yun! Maganda yun! Pero wag namang napakapake. Ang approach, kailangan magandang approach naman, di ba? Baka naman nandun, nagpa-practice, ay, sister, alin nga dito, nasaktan na mo nun, ha? Huwag ka mang ganun. Dapat maganda naman yung approach mo, di ba? Kailangan naman ilugar mo, di ba? Hindi basta-basta na lang nakita mo dun si sister, eh. Ay, sister, nasaktan ako kanina, hindi talito mag-usap tayo. Huwag naman, eh, may kausap. Ibang tao. Kailangan lahat is nasa magandang approach, nasa lugar, di ba?
Para wala rin mas lalong hindi lalaki yung issue. Dahil kapag naman ura-urata ka doon, baka naman mas lalong siya naman ang napahiya. Siya naman ang mababalik naman sa kanya yung sakit na naramdaman mo. Mas lalong hindi kayo magkakasalubong kayo ng hindi maganda. Amen? Ayan. Lying lips are an abomination to the Lord. Hindi po maganda yung nagsisinungaling. Pastor, nag-part-time ako nga kaya wala ako sa church. Hindi naman pala nag-part-time. Pastor, masama ang pakiramdam ko kaya wala ako sa church. Hindi naman pala masama ang pakiramdam. Nalit lang ng ising. Hello? Sino nga? Ang sabi dito, lying lips are an abomination to the Lord. Diba? Sister, hindi kita masasamahan ngayon, masamang pakiramdam ko. Hindi niya pala nasamahan dahil lalit ang gising. Pero ang sinabi niya masamang pakiramdam, pagsisinungaling yun. Alam niyo po ba na ang pagsisinungaling ay kasalanan? Hello? Sabihin mo na yung totoo, lalit ang gising mo. Di ba? Bakit masama ba ang magsabi ng totoo? Alam mo naman natin na the Bible insists that the truth will set you free. O, di ba? Pero kung magsisinungaling ka pa sa maliliit na bagay, nako, masanay ka. Masasanay ka. At kapag nasanay ka, magagawa mo lagi yan. At kapag natuklasan ka, wala na yung magiging kaibigan mo. Magkakaroon ng paghihiwalay. Yeah. Diba? Sabihin mo na yung totoo, hindi kita nasama, sister, kasi ganito talaga yung nangyari. Napuyat ako kagabi, o napuyat ka nga, nagising ako late na. Hindi sinasabi yan, masamang pakiramdam ko, sis. No? May lagnat ako. May nilagnat ka tuloy. O, di ba? I mean, sabihin mo yung totoo. Dahil hindi ayaw talaga ni Lord John. Sinungaling. At kapag natuklasan, dito pa, nagtutungga para kayo ay maghiwalay. Maghiwalay sa... At sa pag... Ito, kahit sa relasyon, di ba? Pag nagsisinungaling ka, natuklasan ng karelasyon mo, sigurado, 100%. Tolpo. Dito yung nag-uugatin. Nahuso na si Tolpo. No? But those who are faithfully are his delight. Sige mo yan. Ayan. A wicked messenger falls into trouble, but a faithful little boy brings healing. A wicked messenger. Lahat po naman tayo is messenger of the Lord. No? Sino dito ang hindi messenger ni Lord? Lahat tayo messenger ni Lord. Tagapagdala tayo ng balita. Huwag lamang kismis ah. Balita. Good news, no? Nakakatulong sa ibang tao. Amen. Hindi po yung sobrang balita. Nakakadagdag na balita. Ang ibalita po natin yung good news. No? Hindi po alam bakit kaya sa tao talaga. Eh? According sa study, bakit daw may bakod ng ipin ang dila? Bakit? Sino nga alam? Ha? Bakit daw nabakuran ng ipin ang dila? To guard the tongue. Sabi nila sa Bible, ang dila isang maliit lang na piraso sa ating katawan. But he can burn. Kaya niyang sunugin ang isang pagkatao ng isang tao. Ha? Diba? Dahil sa lumalabas na salita na galing sa dila minsan, nako. Kaya kapag ikaw ay nangati ang dila mo, subukan mong kagatin ng iyong ngipin, hindi yan makakapagsalita. Sige, subukan mo makapagsalita ka. Ah, kagatin mo yung dila mo. Yan po yung use ng ngipin. Kung bakit ilagay yan, dahil kapag ikaw na ay nagmamaritis, kagatin mo na lang. Sige, magsalita ka. Magsalita ka. Pag nakakagat yung dila sa ngipin, may lalabas? Wala. Diba? Wala. Walang lalabas. Kaya ang purpose ng ngipin, kailangan galing talaga ni Lord, no? Nilagay niya dyan para hindi ka gumamit ng mga foul words. Para kung gagamit ka ng mga foul at abusive words, kagatin ko na lang. Para pag natitim kang mag-chismis, subukan mong kagatin na lang. Diba? Walang lalabas. Safety ka. Diba? Yun. Lack of communication ruins everything because instead of knowing how the other person is feeling, we just assume. Ito po, yung lack of communication, minsan nag-assume na lang tayo sa isang tao. No? Sino po dito ang assuming?
Napahal kasi yung nag-assume eh. Because lack of communication. Ayaw mo kasi manipag-usap ng maayos, di ba? Nag-assume ka lang sa isang tao. Hindi mo alam yung sitwasyon niya. Di ba? Hindi mo alam kung ano yung rason niya. Assuming ka lang eh. Eh kung nakikipag-usap tayo ng dalawa, may communication kayo dalawa, maganda. Di ba? Because lack of communication ruins everything. Most especially, kapag ang isang tao naman, nag-assume lang. No? Minsan may mga ganun tayong buwan, nag-assume tayo eh, no? Oo, oh, kaya hindi yan nagsisimba, pastor, kasi ganito yan eh. Nag-assume lang na! Nag-assume pa lang, di ba? Communication without purpose is just a noise. Naniniwala ba dito? Amen. Communication without a purpose. Bakit ka nag-ipag-usap? Without a purpose. Sabi niya, it's just a noise. Bakit? Baka ma-release na kasi yun, no? Kasi kung nag-ipag-usap kasi ng tao, may purpose talaga ang pinag-uusapan niyo, maganda talaga, may buong maganda. Kaya kapag communication mo ay walang purpose, nakikipagkwentuhan ka lang naman, minsan nasasagi mo lahat. Diba? Ano ba yung mga kwento-kwento? Minsan, dahil sa pagkikipagkwentuhan, nasasagi ang lahat. Napapagkwentuhan ang katibuhay ng buhay ng may buhay. No? Kaya minsan, mahirap din pala makipagkwentuhan. Lalo kapag, pero kung ang pinagpukwentuhan nyo, ang kabutihan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, ang salita ng Panginoon, may purpose. Pero ang pinagpukwenta nyo ay buhay ng may buhay, pangit yun. Okay lang, trabaho nyo, maganda. Pero pinapakailan mo pa yung kasama mo sa trabaho na yun. Kasama ko sa trabaho? Ang baho? Hindi man naliligo? Ang klaseng kwento yun, no? Yung nasa kaya mo sa bus kanina, naku, yung nakatabi ko, takagano ng gilip, ang baho! At tatanungin ko kayo, maganda ba yun? Ha? Being a Christian, maganda ba yun? Ang sabi ko kanina sa Ephesians chapter 4, don't use abusive or foul words. No? Nakakita ka isang bakla. Ako, grabe mo itong bakla na to. Imbis na sabihin niya, Lord, ipoy mo ang tao nito at magbago. Di ba? Pero minsan tayo gumagamit ng abusive words sa mga ganong klaseng tao. Di ba? So mga sasakyan, yung sabi ko nga, nung siksilan ng bus, maraming tao, maraming... Ikukwento pa eh. Grabe naman yung nakasakayan ko. Baho-baho. Ako talaga, pastor, hindi mo kaya bumaba ako. Oo, oh, hindi bumaba sila ng mamay na. Okay lang. Pero kapag yung ikwento mo, eh what to do, di ba? Ano mga gawa natin? Ang pangit naman magsalita ka ng hindi maganda para sa isang taong ganun. No? Minsan, may mga ba, pero dapat tayong mga Kristiyano, please, be a blessing. Magkatan tayo ng words na nakaka-bless para sa kanila. No? Kasi napakasakit man. Ayan. Anong oras na ba? 11. Ah, may 30 minutes pa ako. Pangalawa, para hindi tayo magtagal, lack of focus on God. Saan ka ba kasi nakapokus kapag nag-church ka? Kay brother? Kay sister? Ha? Saan ka nakapokus? Alam niyo po ba kung bakit nagkakaroon ng hindi, pagkakaya, yung paghiwala, yung disunity? Because you don't have a focus on God. Sa iba ka nakapokus, mga kapatid. Dahil kapag may focus ka kay Lord, kapag alam mo na may problema, marunong kang magayos ng problema. Hindi yung kapag may problema, umalis ka. Hello? Sinasabi ko po ito, mga kapatid, dahil ang problema, hindi naman po dapat yun ang rason para mawatak-watak ang church. Magkaroon ng division ng church. Ang problema, yun dapat ang nagbibigay sa atin para po mas lalo po tayong magtulungan at magmahalan. Di ba? Yung problema dapat yung magbibigay sa tayo na ma-encourage tayo na mas lalo po natin paigtingin ang ating pagsasamahan, di ba? Dahil ang problema dapat ay inaayos. Pero kung pag wala kang focus kay Lord, kunting bagay lang, lulundag ka na naman sa kabilang church. Hello?
tipo, anong sabi nila? Grasshopper Christian daw po. Lundag ng lundag. Eh, mag-ingat ka. Kapag grasshopper Christian ka, baka makalundag ka ng patibong. Hallelujah. Oh, focus. A center of activity. Ano ba kasi ang activities mo pag pumupunta ka sa church? Ano ba yung kasi tinitignan mo sa church? Bakit ka nagsisimba? Saan ka ba nakapokus? Ano yung activity mo? Mag-gismis? Diba? Attraction or attention? Asan ba yung attention mo pag nasa church ka? That is focus. Saan ka ba naka-attention? Kaya kapag hindi ka naka-attention, wala ka sa focus, hindi mo naririnig ng maayos ang salita ni Lord. At kapag hindi mo naririnig ng maayos ang salita ni Lord, hindi mo rin po ito maipapamuhay. Bakit? Parang wala lang. Focus. Kaya ang taong walang focus sa Panginoon, whether you are every Saturday is attending a church, kapag wala kang focus kay Lord, hindi mo rin naiintindihan ang ginagawa mo. Bakit? Nakakaya kasi ngayon, pastor, inimbita ako eh. Kaya magsimba na lang ako. Hindi si pastor. Hindi rin si sister. Di ba? Nagsisimba ka dahil kay Lord, di ba? Hindi kay sister. Nung young people kami, pastor, kasi nagsisimba kami, andun yung crush namin. Di ba? Nung kabataan namin, andun kasi si brother. Nagpapakyot din ako paminsan-minsan kay brother. Di ba mga kabataan ganyan yung people sa church? Kaya minsan kapag nag-asawa na sila, wala na sa? Sayang pa naman yung young people sa church, musician, na dagit tuloy ng hindi mananampalataya. To be honest, sabi ko, experience na yan. When I was a young people in the church, more than 50 kami na young people sa church. Ang dami namin. Ang dami rin, di ba? Ang dami rin nagsisimba na hindi talaga totoo yung people sa church dahil nanliligaw sila doon sa church, yung mga dalaga. Sabi ko nga sa inyo, yung mga musician namin ang napangasawa nila kasi gusto nila ng engineer, pero hindi man nanampalataya na wala sa church. Nung napangasawa na nila yung mga nanliligaw na umatin natin lang sa church, nawala sila sa church. Kaya kapag hindi ka rin nakafocus kay Lord, minsan hindi mo napapansin yun. Kasi napapansin mo minsan yung pitik ng iyong puso. Mga kapatid, dito natin pag-uusapan na ang taong Kristiyano na walang focus, madali lang itong sister, walis na tayo dyan kasi si sister ganito. Hello? No? Diba? May mga ganun pa. Aalis na sa church pagsasama pa. Kasi may problema siya sa church. May kaaway siya, hindi ko alam, may kaaway siya o may hindi siya, hindi sila nakakapag kuha ng maayos, magsasama ba? Sabi, sister, magbubuikot pa. At ang problema, dahil hindi ka rin nakapokus kay Lord, hindi mo alam yung sasagot mo, sasama ka. Eh, friend ko yung pastor eh. Diba? Close ko yung pastor eh. Sasama talaga ako, may problema siya eh. Ganun ba yung pag-solve ng mga problema? Di ba dapat pag may problema, inayos ng maayos? Kahit pa kaibigan mo, kahit pa kamag-anak mo, kapag mali, huwag mong konsentihin. No? Huwag mong konsentihin. Wala na. Ang church, sa buhay po natin, mananampalataya, walang kamag-anak din. Walang, hindi. Si pastor kasi, close niya. Hindi! Si pastor kasi kamag-anak yun. Hindi! Wala yun! Pantay-pantay! Amen! Wala tayong kakampihan! Kasi bakit ka pag may kakampihan ka? Kailangan lahat ipagbati, no? Pagbati para may mas yung division. Alam niyo po ba, kung wala kang focus kay Lord, you are lack of prayer. Ha? Wala. Kapag hindi ka nakapokus kay Lord, you are lack of prayer. Di ba? Lack of prayer ka. Hindi ka nagpipray. Dahil kapag nagpipray ka, magkakaroon ka ng focus kay Lord.
Kaya nga, alam niyo po ba, gustong-gusto ko to. Ito yung gustong-gusto ko na sa isang tao. Nasabi niya, no, Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. Disciple yan, ha? Pag sinabi mong disciple, ano yung pumupunta sa isip mo? Kasakasama. Laliman natin. Ano ba yung sinabi ng disciple? Followers, alagad. Ibig sabihin, ang taong ito na nagtanong sa kanya, na one of his disciples, na sabi niya, Lord, teach us to pray. Ibig sabihin, ang taong ito, mananampalataya na. O ano? Ilan ba yung disciple ni Lord? Pero disciple, sabi niya, one of his disciples. Ibig sabihin ito, lagi niyang kasakasama. Nakikita ang ginagawa niya. Ibig sabihin, natututunan na itong taong to. Pero ang sabi pa niya, Lord, teach us to pray. Ikaw, nasabi mo na ba sa sarili mo na, Lord, teach me how to pray? Amen! Diba? Kung tatanungin ko kayo, bakit kayo yung sinabing, Lord, teach me how to pray? Bakit kaya? Bakit? Pwede niyo nang sinabing, Lord, teach me how to make miracles. Kasi nakikita niya naman. Nagpakain si Jesus Christ ng napakaraming tao. Nagpabuhay ng namatay. Nagpagaling ng may sakit. Pero bakit ang sinabi niya, sa dami-dami ng hihilingin niya, Lord, teach us how to pray. Bakit? Alam niyo po ba mga kapatid, ano bang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo nung kapanahunan niya, tumitingin na lang siya sa langit. Ha? Nung nagpakain siya ng maraming tao, ano bang ginawa niya? Bago pa naman niya pakainin, pinag-pray niya, di ba? Yes. Ang sabi pagkatapos niya nag-pray, unlimited na yung tinapayat sa kayong isda. O di ba? Nung nagpagaling siya ng mga may sakit, karamihan, pinag-pray niya. Kaya yung mga taong nakakita sa kanya, the miracle itself na ginagawa niya is nandun sa pananalangin. Kaya ngayon, kapag may sakit, may problema, pastor, prayer request, di po ba? Yes! Dahil po ang panalangin ay napaka-powerful. Kaya yun din po ang nakita ng disciple nato na sabi niya, Lord, teach us how to pray. Kaya lang, kung wala kang focus kay Lord, hindi mo magagawa to. Kailangan talagang nakang-focus kay Lord, mga kapatid. Mga kapatid, lack of focus on God is one way na magkakos ng disunity. Bakit? Madali ka lang kasing mahikayat. Madali ka lang makwintuhan ng bagay na hindi maganda, mawawala ka. Ito, bibigyan ko kayo ng example, mga kapatid. Kunwari, may kasama ka sa bahay, hindi nagsisimba. Kasi wala kang focus sa Panginoon. Konting hatak lang sa'yo, sis, punta tayo ng ganito. Sis, brother, punta tayo ng ganito. Hindi ko nasasabihin kung anong pupuntahan, kung anong pa. Madali ka lang maikaya. Pero kung napapokus ka kay Lord, Saturday ngayon, kapatid, Saturday ngayon, hindi ako pwede. Pero kapag hindi ka nakapokus kay Lord, pag may nag-iaya sa'yo, sasabihin ko sa'yo 100%, hindi mo bibigyan ng halaga yung pagsimba mo sa Sabado. Pero kapag ikaw ay nakapokus kay Lord, isasagot mo 100%, magsisimba ako ngayon, sister. Tama mali? Amen! By experience, marami na ako. Pagpunta ko dito sa Abu Dhabi, ganyan din ako doon nung wala kang focus, no? Kasi, madali ka lang mahatak, pero kapag nakapokus ka kay Lord, mga kapatid, uunahin mo talaga si Lord. Amen! Pag may mga bagay na hindi maganda, pinag-pray mo yan kay Lord. Diba? Yeah. Lack of relationship with God. Kapag hindi ka nakapokus kay Lord, wala yung relasyon mo sa Panginoon. Kaya tama yung sinasabi ng mga matatanda noon, nako, kahit gaano mo hatakin yung isang simba ng simba yan, wala namang pagbabago. Diba? Simba ng simba yan, wala namang pagbabago. Dahil kapag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, maraming magbabago sa iyo. Amen.
kung noon ay madamot ka, di ba, kapag may relasyon ka kay Lord, si Lord hindi po madamot si Lord. Di ba? Kung noon ay ang pangit ng ugali mo, nababago po yan kapag may relasyon ka na kay Lord. Amen? Amen. Hey, ang sabi ng Bible, ang sabi ng Apostol Pablo, the old has gone. Ah? The new has come. Kasi may relasyon ka na sa Panginoon. At kapag ikaw ay may relasyon na sa Panginoon, marami na pong nagbago sa'yo. Hindi lang yung aura mo. O, di ba? Gumwapo ka na, gumanda ka pa, pati pa pag-uugali mo, gumwapo at gumanda. Di ba? O, di ba? Pati karakter mo, kapag may relasyon ka kay Lord, mababago po lahat yan. Kaya po, mag-focus po tayo sa Panginoon, hindi po kung ano-ano. Dahil ito po ay nakakasira at dito po nag-uumpisa para po meron pong pagkawat-watan pag wala tayong focus kay Lord. Dahil kapag nakapokus ka kay Lord, kahit na, ano man ang hatak ng tao sa iyo eh, para pasisiraan o ano ang gagawin, hindi ka maniniwala. Alam mo yung gagawin mo? Hey, Boya. Lack of concentration. Diba? Parang doon lang yun. Saan ka ba nakakonsentrate? Diba? Pag nag-worship pa kay Lord, saan ka ba nakakonsentrate? Sa kabila. Sa kabila lang. Sige na nga. Kapag lack of focus, tubad po tayo, malulus po natin yung pagpapakumbawa po natin. Kapag hindi ka po nakapokus kay Lord, malulus po natin yung patience natin. Kaya pag wala ka ng humbleness, isang buwan lang sa church, naiirita ka lang. Mapagmataas ka na. Pero kapag nakapokus ka kay Lord, andyan po yung tinatawag na pagtsatsaga. Andyan po yung pagpapakumbaba kapag nakapokus ka kay Lord. Pero kapag hindi ka nakapokus kay Lord, ito, mawawala lahat ito. Mawawalan ka ng pagpapakumbaba kapag hindi ka nakapokus kay Lord. Mawawalan ka ng tsaga, mawawala yung temper mo, mawawala yung peace sa puso mo. Kasi wala ka ng focus eh. Diba? Mawawala yung understanding mo, mawawala yung wisdom mo, at mawawala yung trust mo kay Lord kapag hindi ka nakapokus kay Lord. Lahat yan ay mawawala, mga kapatid. At kapag nawala yan sa'yo, 100%. Delikado. Bakit ko sinasabi delikado? Baka yan nag-uumpisa na ang tigas ng puso mo. Magkakaroon ka na ng tigas ng puso. Colossians chapter 3 verse 2. Kaya sabi ng Apostol Pablo, set your minds on things that are above. Not on the things that are on earth. Sit. Diba? Kasi nakasit dati yung mga utak natin. Puro dito lang sa mundo, you know? Kaginawaan dito sa mundo. Kasayahan dito sa mundo. Pero yung kasayahan doon sa taas, minsan naiwasan po natin. A healthy relationship, hindi ko nababasahin ito mga kapatid dahil is mahaba, is nakalin tulad sa isang katawan. No? Para walang pong awayan. Bakit nag-aaway ba ang mata sa ilong? Di ba? Ang sabi nila, a healthy relationship is just like a body function. Di ba? Ang trabaho ng mata ay hindi pwedeng trabahuin ni kamay. Ang trabaho ni ilong, hindi pwedeng trabahuin ni so, a healthy relationship, ang sabi nila, ang sabi ng Bible is, para lang sa, nalintulad sa isang katawan. Parang ganito lang, kung hindi ka musician, hindi talaga musician. Diba? Dahil kapag ikaw pumunta doon, hindi ka naman marunong mag-gitara, o sige, ganun ka lang ng ganun, magulo. Magulo, hindi. Magulo! Diba? Kaya ganun yun, mga kapatid. Kaya sabi niya, for just as the body is one, has many members, and all the members of the body, though many are one body, so it is with Christ. For in one spirit, we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit, for the body does not consist of one member. Dito na halin tulad ang isang church. For one body, sabi niya, for the body does not consist of one member, but of many. Ang isang church, ang dami natin. Hindi yung pawalan ng salitang church, hindi yan building. Ah, the church in the word of English is ecclesia. Ang church ay ikaw.
ikaw yun. Hindi itong building ang church. Amen. Pag sinabi ng church, mga kaya sabi yun, for the body that does consist of one member, but of many. Kayo yun. Maraming members, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body. Hindi naman pwede. Nandun ka pa rin sa katawan, di ba? Yung saka. Diba? Hindi niya pwedeng sabihin na wala ako sa katawan, nandito siya. Member siya dito, mga kapatid. That would not make it less part of the body. And if the ear should sing, because I am not an eye. Mga kapatid, dito natin makikita that the healthy relationship will para lang siyang nalintulad sa isang katawan. Kung ano yung trabaho ni mata, hindi mo pwedeng agawin, hindi ay pwedeng agawin ng tay niya. Dahil kung ano yung narinig ni tay niya, pwedeng dampotin naman na tumulong si kamay. Kaya tingnan nyo po yung function ng iyong katawan, di ba? Yung mata mo, yan ang tumutulong sa'yo para maglakad ka. Yung kamay mo para abutin yung nakita ni mata. O, di ba? O sige, pag walang nakita si mata, may madadampot ba ito? Pwede kararatap ka. Di ba? Kaya tingnan nyo yung trabaho nila, napakaganda yung relasyon ng bawat isa. Yung trabaho ng bawat isa, napakaganda. Ang ibig sabihin, andun yung tinatawag na teamwork. Ang ibig sabihin, andun yung tinatawag na pagtutulungan. Yeah. Dahil hindi naman magagawa ni mata ang dumampot. O, ang sarap yan ah. Hindi naman pwedeng kainin ni bunga ha, kapag hindi dampotin ni kamay. At kapag wala rin yung trabaho ni mata. Nakita niyo yung trabaho ng bawat isa? Di ba? O nakita mo, ang sarap yung pagkain. O sarap na sarap si ito. Pero si mata naman, nakikita niya. Pero ang dadampot pa rin, sino? Si kamay. Kaya nakita niyo yung teamwork nila. So sa isang church talaga, napakaganda para walang pag-iwalay. Andun yung teamwork. Huwag agawan ng trabaho. Kung saan ka nakatuka, yun ang trabaho mo. Di ba? Eh kung musician ka, musician ka talaga. Nakita niyo yung trabaho ng, yung poses ng trabaho ng ito mga kapatid. Minsan, ayaw mo yung leader mo. Pinapakay, mas magaling naman ako sa kanya, pastor. Eh, leader mo nga eh. Gusto mo tuloy yung posisyon niya. Parang gano'n lang din sa trabaho. No? Ngayon, sisiraan ko na siya. Naku, pastor, si ganito kasi, yung pinili mo kasi ganito eh. Nagkakaroon tuloy ng iri lang. Eh di mag-iusap pa rin maayos. Di ba? Huwag kang mag-boycott, magsama ka pa ng iba. Ano na nag-umpisa talaga yung pag-iwayawalay. So, magiging pangit ang relasyon ng bawat isa. Sige, kuya. Sige na, kuya. Ayan, conclusion na po tayo. Ako naman mga kikiapil sa iyo. Hihiramin ko yung appeal ni sa Book of Romans. Ang sabi niya, I appeal to you brothers to watch out for those who cause division. O, ako naman hihiramin ko itong salitang ito para sa church na ito. Kasabihin ko naman sa inyo, I appeal to you brothers and sisters. Ano ba? Sita family, to watch out for those who cause division. Praise the Lord! Kasi ang sabi niya, I'll create obstacle contrary to the doctrine that you have been taught, avoid them. Oh, ako nahihirap. Ako naman siguro magsasabi, gagayaan mo si Apostol Pablo, mga kapatid. Kapag may nag-uumpisa na gagawa ng division sa church, talk to them. Bring to me. Pastor, naramdaman ko kasi may mga pagkakaunawan at hindi nag-uusap si sister ganito, pwede ba natin kausapin? Para pagbatiin. Tama, mali? Tama. Kung kaya nyo na, walang problema. Eh kung kailangan nyo ng tulong ko, I will be available. I will give time. Para maayos yung problema. Amen. Kasi yun ang appeal na Apostol Pablo sa akin, I appeal to you brothers to watch out for those who cause division. Kasi hindi po natin iniisip minsan nagkakaroon na ng division. May mga nagre-reveal din na pala. Eh kahit nga sa kapanahonan nila, mayroon din eh. Eh, sa kapanahon ng pakaya natin, sa kapanahon ng Apostol Pablo, may nag-rebuild eh. Di ba? The early Christians themselves. Nagkaroon din sila ng mga ganitong problema. Maybe, we got experience also in the future. Pero, uunahan na natin sila because the experience in their time, why not kukunin natin itong lesson para sa ating church? O, di ba? Na, whenever
about problem raises in the church, na if it is involved the church, the brothers and sisters in the church, we have the right para makialam. Amen. Pero kapag hindi involved sa church, sa pamilya niya, eh, hindi natin pwede pala pag hindi niya sinangguni sa atin. But if the church itself is involved in the problem, we have the right para ayusin ang problema. Di ba? Pero kung personal problem sa family at hindi sinabi sa iyo, huwag ka magkikialam. Di ba? Pero kapag church na pinag-uusapan at apektado ang church, we have the right. And that's why I appeal to you sa bawat isa that watch out for those who cause divisions. At kapag mayroon kayong nakita, pastor, nakita ko, narinig ko ganito, ganyan ang pinag-uusapan, ganito na, pwede ba natin silang kausapin? May nakakaintindi na nakakaintindihan ang bawat isa sa ganito. I will be available. Nandiyan naman si Nanay Deborah, nandiyan yung mga kapatiran po natin, yung, go to the elders. Amen. Kung naiya kayo sa akin, lumapit kayo sa iba para maayos ang problema. Kasi para maiwasan po natin yung tinatawag na division o disunity. Kasi kapag mayroon na tayong division, minsan mahirap nang ibalik, no? But we thank God. Kasi kapag Kristiyano naman tayo, mapagpakumbaba naman tayo. Amen! Amen! Ayan na. Tapos na. Two things that causes disunity in the church. Una, division. Kaya huwag kayong magpinto-pinto ng sobra. Tumawa talaga. Huwag kayong mag-chismis-chismis. Ha? Nakakasira ito sa relasyon. Amen. Alam niyo po ba kapag wala kang focus kay Lord, mapupunta ka dito sa lack of communication. Ha? Makakapagsalita ka ng hindi maganda sa buhay ng may buhay. And that's why you need to focus your relationship to God. Amen. Kasi kapag hindi ka nakapokus sa relasyon mo sa Panginoon, wala. Pag-anunggan ka lang. No? And that's why, please, focus to God, mga kapatid. Focus to God. Then, ba? So, ayun. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Amen! Yeah. Yung hiniram ko kanina, tatandaan yung mga kapatid niya, yung Romans chapter 16, verse 17. Watch out those hopeless division. Yung mga tao may mga kunting problema na, mga kapatid, huwag nyo nang panakin. Huwag nyo nang ano ba yun? Paapuyan. Ha? Huwag kayong magsulsol. Diba? Malisol. Kaya po, God bless you all po mga kapatid. Sana po may napulong sa araw.